Good evening sa inyong lahat guys, sa mga kayong dako sa Pilipinas guys, Luzon, Visayas at Mindanao. Palagi po kayong mag-ingat dyan guys, at maging sa ibang bansa guys na may mga Pilipino. Palagi po kayong mag-ingat dyan guys, sapagkat malayo kayo sa inyong mga pamilya. Ngayon guys, napag-usapan natin sa gabi ito guys, ito napag-usapan natin guys, ito yung kasi sinabi ko na ito kahapon guys eh, si Kibuloy, si Apollo Kibuloy Manyakol. Yan. Yan ang ngayon ang pangalan ni Kibuloy guys. Apollo Kibuloy Manyakol. Yan. Manyakol ito guys, Manyakol. Na, lahat na lang ano. Yung si ano guys, ito yung may-ari ng ano guys, yung channel lang SMNI. Yan. Lahat ng may mga kaso, nandiyan pa interview. Diyan sa kanya lumalapit. Di ba? Lahat ng may kaso diyan sa kanya lumalapit. Magpapa-interview. Kasi mga kasabuat niya, parehas kasi sila may mga kaso. Sinabi ko na ito dati guys sa vlog ko. Na lahat ng may mga kaso, lahat ng may mga atraso, doon sa kanya magpa-interview sa channel niya. Kasi nga, pare-pare nga sila may mga kaso. Yan. Dati pa naman yan guys eh, na noon, dati pa ito wanted yan si Kibuloy sa FBI sa Amerika, dati pa wanted. Oh, di ba? Kailangan daw talaga ano, kailangan daw si Marcos, si Bongbong Marcos sa kasisara manalo para di daw sila makulong. Yan. Nagkaligtas lang ito si Kibuloy. Kasi ito si Rodrigo Duterte, bata-bata ito ni Rodrigo Duterte si Kibuloy guys eh. Ayan si Rodrigo Duterte, doon din niya palagi kay Kibuloy, magpa-interview. Ayan si Kibuloy guys, bata-bata ni Rodrigo Duterte yan guys. O yan, ang sunod yan guys, yan, ito muna tayo kay Kibuloy muna tayo guys, kay Kibuloy muna tayo pala. Yan ngayon guys, ito, naglabas na guys ang FBI ng Amerika ng most wanted na talaga ngayon siya guys. Totoo na to guys, most wanted na si Kibuloy ngayon, totoo na to. Sa kasong rape, child abuse, human trafficking. Yan. Kasama na yan sa kaso niya guys, tapos yung mga property niya guys, yung mga ano niya. Di niya pwede ganyan gagalawin guys. Yan. Yan ang napala sa iyo Manyakol. Apollo Kibuloy na Manyakol, yan ang napala sa iyo. Pikat nimo. Ha? Isang malaking pikat. Ha? Yung si ano, tingnan mo guys si Kapir Silapi guys. Yung idol ko na si Kapir Silapi guys na pinatay. Ang pinagbintangan niya NPA daw. NPA daw pumatay kay Kapir Silapi. Kasi pinagtanggol niya guys si Rodrigo Duterte guys. Kaya nga ito si Kibuloy guys, bata-bata ito ni Rodrigo Duterte guys, bata-bata ito. Oh. Yung pinatay si Kapir Silapid guys, yung idol ko. Ang pinagbintangan niya NPA. Hindi na pwede si Rodrigo Duterte ang gagawa niyan. Kasi tapos na daw yung termino ni Duterte. Eh bakit si Duterte, bakit kay Duterte daw ipagbintang? Yan ang sinasabi niya. Si Apollo Kibuloy Manyakol. Oh. Pinagtanggol agad dyan si Duterte guys. Yan. Kasama ito si Bato de la Rosa. Ngak-ngak na ngak-ngak agad. Oh. Tapos ngayon, ano, tinan mo. Oh, di ba si Bantag ngayon ng mastermind? Oh, ngayon, nag-iba naman ang statement. Nag-iba naman yung ano niya. Paliwanag ni Kibuloy, nag-iba naman. Yan ito, bakakon ito guys, bakakon. Yan si Kibuloy guys, bakakon yan. Yang bakakon guys, salitang Bisaya yan guys, ang bakakon. Sa Tagalog yan guys, sinungaling. Yan. Bakakon yan guys. Mana pastor na bakakon yan guys. Pastor na bakakon. Pastor na Manyakol, yan. Huh? Pastor na sinungaling. Pastor na Manyakis. Yan. Magpapikit-pikit pa yung mata niya pag nagmisa-misa siya, pagpikit-pikit ng mata niya. Kala mo
tunay na nagbimisa-misa. Kala mo, tunay talaga yung Jesus, Maria Joseph. Tapos anak daw siya ng Panginoon, guys. Son of God. Son of God siya niyang Jesus, may ano to kasi, si Kibuloy, guys. May tupak sa utak yan. May tupak sa utak yan. May sayad. Anak siya ng Panginoon. Ulol. Anak siya ng Panginoon. Gago. Manyakul ka. Yung di ba, manyakul ka. Oh, ang kaso mo, rape, child abuse, human trafficking. Matindi yung mga kaso mo. Oh. Kaya ngayon, Kibuloy, magdasal ka na. Dadaputin na ngayon ng FBI ng Amerika dahil dadahin ka doon sa Amerika, doon ka ililitis. Haharap ka doon sa korte sa Amerika. Kaya ngayon, magdasal ka na. Ha? Oh. Tapos, humingi ka doon kay ano, Rodrigo Duterte, humingi ka ng tulong. Kasi di ba, bata-bata ka ni Rodrigo Duterte? Sunod dyan, guys. Ang dinamputin ng ICC, guys, sunod ito si Rodrigo Duterte, guys. Yan. Yan ang sunod na dinamputin, guys, si Rodrigo Duterte. Ng International Criminal Court. Yan, ICC. Kaya ikaw naman ngayon, Rodrigo Duterte, ang sunod. Akala nyo, pag si Bongbong Marcos magpresidente, hindi kayo kaya damputin? Diba, nung kasagsagan ng eleksyon, ang sabi nyo, may nagpayo-payo pa sa'yo? Sino ba yung nagpayo sa'yo na si Bongbong Marcos na lang yung anuhin mo para ano? Si Bongbong Marcos na lang yung ilagay mo dyan sa kumilik? Para hindi ka anuhin ng ICC? Ba? May nagpayo-payo sa inyo ng eleksyon? Kaya nga dinaya nyo, di ba? Kaya nga dinaya nyo ang halalan ng 2022. Na lumiwas kayo, na madampot kayo ng International Criminal Court. Di ba? O, anong napalan ninyo ngayon? Isa-isahin na kayo. Di ba? Isa-isahin na kayo. Sunod ka, Rodrigo Duterte. Sunod ka, dadamputin ka ng International Criminal Court. Yan. Yan muna pag-usapan natin, guys. Sa gabing ito, guys, kung saan kayo naroon, guys, like, mag-ingat. Ingat po kayo palagi, guys. Ingat po. Yan.